dapat mga kachika, nasa top 1 daw si Kai. Kumbaga siya daw dapat yung PBB big winner. Pero siya ay naging pang-apat. So mga chika, nangulelat si Kai pagdating sa botohan. So ayan yung malaking tanong mga kachika. Actually nagte-trending nga yan kagabi, ano? Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating Bunting Channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending ng mga showbiz balita. So mga chika, quick reaction video lang tayo, no? About sa PBB Big Winner announcement na ginanap kagabi lamang. So as we are all aware, nanalo mga chika si Fiang Smith as the PBB Big Winner. And mga kachika, hindi naman kine-question yan, ano, ng mga fans. And most of them, ano, ay talaga namang full support si Fiang. Kasi mga kachika, sa totoo ah, sa among the big four, Fiang is the most popular out of them. Kumbaga, talagang meron na siyang na-built na fan base bago pa siya pumasok sa bahay ni Kuya. Kaya nakikita ko mga chika na sa voting ay talagang big factor iyan. So mga chika, okay na okay naman, ano, yung response, yung reaction ng mga fans tungkol sa pagkapanalo ni Fiang bilang big winner. Pero here's the thing mga kachika, marami rin kasi yung kumu-question or nagtatanong mga chika, baga nagtataka sila, bakit nga ba si Kai yung talagang pambato ng lahat mga kachika na ine-expect nila na dapat hindi lang nasa third, hindi lang dapat nasa second, dapat mga kachika nasa top 1 daw si Kai, kumbaga siya daw dapat yung PBB big winner. Pero siya ay naging pang-apat. So mga chika, nangulelat si Kai pagdating sa botohan. So ayan yung malaking tanong mga kachika. Actually nagte-trending nga yan kagabi, ano? Medyo may mga hinanakit kasi, ano, yung mga fans ni Kai na tinatanong bakit si Kai naman, ano, sa loob ng bahay ni Kuya, yung nasa nearly perfection na, kumbaga character and personality wise, talagang si Kai mga chika yung nasa tuktok. Diba? Kumbaga hindi siya bastos, magalang siya, and siya yung lagi nagpa-participate, nasa kanya yung hard work, pagtsatsaga, walang reklamo, all of them mga chika, kumbaga full pack eh, diba? Okay si Kai, lahat nung tas sa kanya, wala siyang reklamo, para siyang ano eh, nakikita ko sa kanya si Kim Chu mga kachika. Yung personality ni Kim Chu nasa kanya, diba? Nung batch ni Kim Chu, para siyang si Kai eh. Ngayon, bakit nga ba naging pang-apat si Kai? Iyan yung malaking tanong ngayon. And mga chika, nasubaybayan ko rin naman yung PBB. Ano? Kumbaga, nanonood din ako sa kanya. Though hindi ako ganun katotok, ha? Pero pinapanood ko siya everyday. Ngayon mga chika, ito yung napapansin ko. Si Fiang, napakadami talaga niyang fans. Napakadami niyang supporters. Kumbaga mga chika, alam niyo yun, kahit na mayroon siyang attitude sometimes, ano, may mga nagsasabi nga na may pagkabastos daw. Hindi naman ako galit kay Fiang mga chika, ito ay nababasa ko lang mula sa mga netizens or siguro mga bashers niya. Eh mga chika, kaya daw nanalo si Fiang dahil yun nga daw, marami na talaga siyang fans bago pa pumasok sa bahay ni Kuya. Kasi si Fiang mga chika, no, sa mga hindi pa nakakaalam, siya ay tiktokeris na. Kumbaga masasabi na natin na meron na siyang nabuong empire pagdating sa social media. Compare kay Kai, na syempre mga chika, dyan lang naman nila nakita si Kai eh. Kumbaga hindi natin masasabi si Kai mga chika na kasing popular ni Fiang nung silang dalawa ay pumasok sa bahay ni Kuya sa PBB house. So yan yung nakikita ko na big factor mga chika. Kaya in some way, ano, tuwing nagkakaroon ng comparison, magko-compare, laging natatabunan si Kai pagdating sa mga fans. Kumbaga nakikita siya ng maraming tao, nung most of us are seeing Kai na pagdating sa attitude, okay siya. Kumbaga nakikita natin siya na siya talaga yung best fit, most deserving para sa PBB big winner. Pero dahil nga mga kachika, yung mga botante para sa kanya ay hindi kasing taas compared dun sa mga ibang mga housemates, dun yung naging main reason kaya siya napunta sa top 4. So hindi naman natin kailangan maging, ano mga chika, madismaya or ma-frustrate. Kasi yung moment na umabot sa big 4 si Kai, sobrang laking bagay na yan. I'm very sure, definitely mga chika, meron na pupuntahan yung karera niyan. Kumbaga sana lang, ano, sana lang eh, sumikat muna siya sa ABS-CBN. Huwag muna siyang magpakuha sa GMA. Sana i-build niya muna yung profile niya sa ABS-CBN.
And sana rin yung ABS-CBN, eh, bigyan siya ng mga projects. And for Fiang naman, mga chika, we're still happy, ano? I'm personally happy for Fiang's success as the PBB big winner. Baga, ganun talaga, mga chika, eh. Meron talaga tayong kanya-kanyang manok, ano? Pagdating sa mga ganyang competition, sa mga ganyang tournament. Pero ayun, mga chika, let's just accept, ano, the fact that natalo yung mga manok natin or yung mga bet natin na manalo. So para sa mga Fiang fans, congratulations. And para naman doon sa mga fans ni Kai na masabi nating nalungkot na kinu-question, let's just accept it, mga chika. Siguro masasabi natin na alam natin sa sarili natin na si Kai talaga yung big winner, 'di ba, para sa atin. Kasi nga kagaya nung sinabi ko, siya lang yung PBB housemates para sa akin, ha, na nasa near perfection na, 'di ba? Kumbaga, siya na yung nakikita ko na nasa kanya yung full pack, 'di ba? Yung mga criteria na hinahanap para maging big winner nasa kanya. Talagang natalo lang siya pagdating sa fanbase dahil hindi siya kasing popular, mga chika, nung ibang mga housemates, lalong-lalo na kapag ikinumpara sa fanbase na meron si Fiang Smith. Siya, mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana ilagay niyo yung inyong opinion dito sa comment section para mapag-usapan natin. Chika Patrol, signing out!